isa kang mabanhit. Oh, ayan po. Nagluluto siya na adobo, manok. Nanonood siya nung ating previous vlog. Ito yung ating bill, was. Ito yung ating mga napamili. Gusto ito, bili na natin lahat. Pang pansit, pang spaghetti. Kung bakit kami dito pumili ng lupa. Sa kadalilanan po na what's up guys, kumusta kayo lahat? Sa video nito, tayo ngayon ay maglilinis dun sa labas. Magtatabas tayo ng damo, itutuloy natin. Maghahanda tayo sa darating na dispersed ng Pasko kasi meron tayong mga darating na bisita dito. Tapos sila Mrs. dyan din po sila. Ayan, nagdadamo sila kasama si Angel doon. Ayan, so punta tayo sa labas, doon tayo magdamo. Magtabas tayo ng damo. Dito natin yung pisahan guys, ay no, ang kapal ng damo dito. Kailangan tapasan natin yan kasi dito na lang sa gilid ng daanan. Yan. Kalsada po kasi ito. Dito hindi na masyado nadadaan kaya tingnan nyo. Kumapal na yung damo. Tabasan po natin yan, bawasan natin. Tapos dito sa taas natin may nyug, puno ng nyug. Yan. Yan. Kahit mabawasan lang po ito. Ayun sila misis, andun din, nagdadamo rin po. Ito na guys yung ating nalinisan. Diyan na po yung damo. Nilagay. Dito pa po tayo. Hindi pa natatapos. Hanggang doon pa yung ating dadamuhan. Ayan. May kambing dyan, oh, nangangain ng damo. Yung ating natanggalan. O yung ating tinanggal. Ayan, so damuhan pa po natin ito. Ayan, tsagaan lang po dito. Medyo mainit na pero kailangan nating linisan to hanggang doon sa may camping. Pero pag di na naman natapos guys, pwede naman bukas para paghahanda rin, malinis din yung ating dinadaanan dito. Tapos siyempre may mga bisita rin tayo, isa pa po yun para mas madaling dumaan po dito papuntang bahay. Ayan, update ko na lang po kayo mamaya ulit. Ayan guys, medyo napurol yung ating gulok kaya hinahasa natin. Tapos yung natapos natin doon hanggang sa may dito na, nandito na po. So maya kakalikayin natin yan. Try natin na kung matapos hanggang doon sa may camping na yun. Ayan, hanggang dyan po. Kasi medyo patanghali na rin po. Ayan. Tapos po si Mrs. magluluto daw, ipagluluto daw tayo ng ulam pananghalian. Anong lulutuin mo? Adobong manok. Ang lulutuin niya daw po ay adobong manok. Matitikman na naman natin ang kanyang luto. Sige, magluto ka na, Mrs. Habang ako ay nagdadamo dito. Bawang and then cebolla, marinated chicken.
Ayan, si Ren TV. Ngayon guys, umuwi na muna tayo kasi sobrang tirik na yung araw. Ayun, oh. Medyo masakit na talaga sa balat. Mamayang hapon po ulit. Dakang! Ito po si Dakang, mabait. Yan. Mamaya ka na kumain, ha? Pagtapos namin kumain. Pahinga muna tayo guys. Si Mrs. po ay nagluluto ng adobong manok. Yan, mapapanood nyo po dito sa vlog. Siya po ang nag-vlog. Ayos, medyo nasasanay na rin po siya na humarap sa video. Yan. Soon, magiging vlogger na rin po si Mrs. siguro. So, puntahan po natin si Mrs. Dakang! Ngayon, Christmas tree natin, oh. Tapos po, mamayang hapon, bili na rin po tayo ng ating mga idadagdag sa panghanda sa ating Noche Buena. Ayan, maganda na po tayo. Paunti-unti, bili na po natin yung mga kailangan para at least pagdating na ng araw ng Pasko, konti na lang po yung ating mga bibilhin. Mamaya po, pupunta kami sa labas mamimili. Si Mrs. ayan po, nagluluto siya ng adobong manok. Ayan na, oh. Tapos lalagyan niya daw ng itlog. Ayan. Shout out kay Mrs. Ayan, naiiyak pa umarap si Mrs. Wala pang ligo si Mrs. Ako rin, wala pang ligo, ha. Oh. Pawisan. Mamaya po ulit guys, magluto muna si Mrs. Tapos kain na tayo mamaya. Ayos. Yan, ito na po yung luto ni Mrs. Adobong manok na may itlog. Ayos. Kain na po tayo. Let's eat. Tapos habang nagluluto pala si Mrs. Eh, nanonood siya nung ating previous vlog. Ayan, yung ating vlog na yung nagkaroon siya ng sakit. Biyaya ngayon, magaling na po si Mrs. Madumi pa yung ating koko. Ayan, magugas muna tayo. Kakarating lang din po natin sa bahay. Yun. Luto na po yung luto ni Mrs. Pinagluto tayo ng adobong manok. So bago tayo mag-umpisa kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain na sa aming harapan. Basta niyo po magbigay sa aming peace at pangatawan ng kalakasan. Ganyan po sa aming mga viewers, sa aming pamilya. Ingatan niyo po sila sa araw-araw. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tara po, kain tayo. Yan, tapos yung luto ni Mrs. Ikaw muna, Mrs. Ikaw ang nagluto. Dapat pala yung itlog. Ayun, oh, no? Sarap naman ang loto ni Mrs. Hindi mo baka nagtitimba. Mabango. Malasa yun. Lasang manok. Lasang baboy. Kain po. Kain po tayo. Ako ay magkakamay. Ako din. Kasi nagkugas naman po tayo maigi ng kamay. Kain po. Ang adobong manok. Mainit-init pa. Sarap ng luto ni Mrs. ah. Sarap ang ganyan ah. Kain ko. Kain ko tayo. Wala pang digo. Si Angel ko pala ay pamangkin ni Mrs. sa mga hindi ba po nakakilala sa kanya. Pamangkin, inaanak. At inaanak din po namin. Pamangkin na inaanak. Kasarap eh. Sa Batangas, anong kasarap eh. Anong yung expression? Kasarap. Kasarap lang gano'n lang. Ano po, naglinis kami nila Mrs. Silang magninang ay dito sila sa harap at likod nagdamo. Naglinis. Ako naman po dun sa labas. Mamaya guys ay mamimili din po kami ng mga lulutuin namin para sa Noche Buena. Yung mga ingredients. Labas tayo mamaya, samahan niyo po kami. Kain po muna tayo mamaya, konting pahinga. Sarap. Ngayon guys, pupunta na po kami dun sa bilian ng mga kakailanganin natin.
mag-grocery tayo para meron tayong stock pang handa sa Pasko. Ayan, kasama natin si Angel at si Mrs. Ayan, nauna na. Ayan po sila. Oo. Talagang nag-selfie pa si Mrs. Ayan. Ito po guys, yung hindi pa natin natapos. Ito po. May kambing din dito. Ayan. Dito po nila pinapastol. Pagka tayo ay nagkaroon din ng budget, ay mag-aalaga din tayo ng mga hayop. Ayan yung ating tinapasan. Simula dito hanggang doon sa may buko kanina. Bali almost 2.5 hours yata tayo nagtabas kanina. Kasi medyo mahirap dito tabasan at makapal na yung damo. 2,000? Pahulaan po kami ng bill ng kuryente. Dumating po yung bill kanina guys. Ayan o, oh, yung kinuha po namin sa may poste. Magkano? Wala ako na sa 2,000. 2,000 sa'yo? 2,000 plus. Mga 1,800 sa akin. 1,500 to 1,800. Ayan po yung ating bill, 1,900 daw sabi ni Mrs. 1,941. 1 month po yan. Na bills, 1 month ba yan? 1 month. 1 month? Oo. Ayan, mahal po talaga dito ang kuryente dahil dito po sa Batangas ay batilik, hindi po siya emerald po. Kaya masakit po sa bulsa. Masakit sa bulsa ang kuryente. Ayan guys, kakasakay lang namin ng tricycle. Ayan po. Ayan, dito na tayo. Pasok na tayo sa grocery. Ayan, namimili si Mrs. Kasama ko yun tayo, nakapila dito sa cashier. Ayan, tayo magbabayo ng ating napamili. Ayan, tayo naman po. Dito na tayo sa cashier. Mga pandagdag sa ating handa. Ano, Mrs.? Yes. Grocery na din ako. Ayan na sila, Mrs. Nakapila pa rin doon. Yun, okay na. Tara. Ayun guys, okay na po yung ating mga napamili. Labas na tayo. Tapos dito, paiwan muna natin kasi may mga bibiliin pa tayong iba. Tapos lalagyan po yun ng number. Bili po muna tayo ng mga ibang mga kailangan natin. Tapos si Mrs. nabili po ng lanyera. Ayan, pang... Lanyera. Ay, lanyera pala. Yeah. Pang ano yan? Pang leche flan. Pang leche flan daw. Ayan, tapos nabili din po ng mga munggo. Ayan, pang popcorn daw po. Ito po. Nandito tayo sa palengke. Public market ng Rosario, Batangas. Magkano din eh po? 25. Tapos nandito naman po tayo sa mga bilihan ng fishbowl, kikiam, or mga hotdog po. Ayan. Dito pa rin sa palengke. Ano, okay na yung nabili natin eh. Ito na po. Sibuyas, bawang na lang. Tapos bili naman po tayo ng itlog. Ayan. Itlog na puti. Para, kasi mas mura dito guys kaysa dun sa Taisan. Ayan, dito naman tayo sa bilihan ng gulay. Tapos dito sa kabila, isdaan naman. Ayan, bilihan naman ng mga isda. Palengke po, public market ng Rosario, Batangas. Ngayon guys, nandito na tayo sa bahay. Ayan po, yung mga binuhat natin, hindi na tayo nakapag-vlog kanina. Kasi marami tayong dala. Ayan. Tapos ito yung bumili na rin tayo ng bigas. Para pang matagalan na po. Ayan, 25 kilos. Tapos si Mrs., ito yung mga nabili. Ayan, mga ingredients po sa panghanda. Ayan po. Ayan. Tapos yung iba, nandito na po. Ayan. Pinamili na natin lahat. Pang pansit, pang spaghetti. Ayan po. Ayan. Pang salad. Ayan. Maganda po tayo sa Pasko. First time po natin magpapasko dito sa bahay. Kaya kahit pa paano, maganda po tayo. Ayan. So bago ko tapusin itong video na ito, ayan, nakalagay po sa title bakit ko nga ba pinili dito sa lugar na to.
kung bakit kami dito bumili ng lupa. Sa kadahilanan po na gusto ko po yung ano, yung bang nakatira sa probinsya, yung malayo sa pollution, yung malayo sa mga matataong lugar, gaya po nito, talagang probinsyang probinsya po. Ayan. Kaya dito po kami bumili ni Mrs. ng lupa at dito po kami nagpatayo. Sariwa po ang hangin. Ayan. At saka pala dito guys, hindi po ganun kamahal ang lupa rin. Kaya isa pa po yun kung bakit dito po kami bumili ng lupa. At saka isa pa, mas malapit po sa side ni Mrs. Ayan. Para at least si Mrs. hindi na bumiyahe ng malayo. Okay na lang po yung ako yung magsakripisyo. Wag lang po si Mrs. Ayan. Para mas okay po ang aming pamumuhay sa araw-araw. Ayan po. At sa mga nagtatanong po kung ako po ay babalik pa sa Taiwan, abangan nyo na lang po kasi update ko naman po yan sa mga siguro after nitong holiday. Pasensya na po muna kayo kung ganito po yung ating mga vlog. Kung dito-dito lang po muna tayo sa bahay, sa paligid, nagluluto, ganyan po. Eh wala po tayong magawang content na iba po dito bukod sa ganong content po sa mga ginagawa natin. Abangan nyo rin po at tayo pupunta sa Baguio, dun sa aming lugar. At kasama ko rin po yung aking mga kapatid, magkikita rin po kami. Ayan, soon po yan, abangan po natin. At namimiss ko na rin po yung aking magulang. Kasi po kaya hindi po kami nakapagkita pa ng aking mga kapatid sa kadahilanan na magkakaiba po kami ng lugar dito sa Pilipinas. Kaya napagkasunduan po namin na magkita-kita at sabay-sabay po kami pupunta doon sa aming magulang doon po sa Benguet o sa Baguio. So maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta dito sa ating channel. Hindi po kayo nagsasawa. Kahit na ano po yung gawin natin content, nandyan pa rin po kayo. Nakasuporta. Ganito po sa mga palagi nagko-comment, mga nag-a-advise, mga idea na kinukomment nyo po sa amin. Maraming salamat po at natututo rin po kami sa inyo sa mga comment nyo po sa amin. Kaya maraming salamat po sa walang sawa nyong suporta. Sana po ay hindi po kayo magsawa. Ingat po tayong lahat. Happy holidays po sa ating lahat. Isai Chen.